Hello! Kumusta na po kayo dyan mga kapatid? Welcome po sa ating channel, Eric Ambaking. Sa bago po dyan mga kapatid, welcome po sa ating channel. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload. Huwag niyo na rin pong kalimutan mga kapatid na mag-like. Mga kapatid, tuturuan ko po kayo ngayon ng isang box na all-in-one na po mga kapatid. Hindi na po basta-bastang masusunog ang kanyang relay mga kapatid. Pwede na po ito sa car wash, sa washing machine, at pwede rin sa piso-piso nit. Ngunit may dagdag na po ito na relay mga kapatid. Ang relay ito mga kapatid, ito po ang tinatawag na 8 pins. Ito po mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ang kanyang mukha. 8 pins po ito mga kapatid, at ang kanyang pinakasupply mga kapatid ay 12 volts. Yan, 12 volts po ang kanyang supply mga kapatid. Ang dalawang ito mga kapatid, ito po ang gagamitin nating pinaka-switch ng ating outlet papunta sa mga makina na ating gagamitan ng hulog-hulog. Ito po ang kanyang papakita ko, hindi masyadong makita mga kapatid. Ipapakita ko na lang ang kanyang drawing mga kapatid. Ito po mga kapatid, papakita ko po sa inyo mga kapatid. Ang kanya pong itsura mga kapatid, mayroon po itong 8 pin. Ito, kita ko. Nagsisimula, pag ganyan mga kapatid, nagsisimula po yan sa 1, 2, 3, 4, 5 at saka 6. At ang dalawa dito sa baba mga kapatid, wala po itong pangalan mga kapatid. Mga kapatid, tandaan nyo lang po ang pinaka-importante dito sa 8 pins na ito mga kapatid. Itong number 4 at saka number 6 mga kapatid. Dahil yan po ang nagsisilbing pinaka-switch ng ating makina na kukontrolin ng ating timer. Ito po ang kanyang diagram mga kapatid. 6 at saka 4. Ito po ang pinaka-outlet ng ating papunta sa ating washing machine o sa ating car wash. For example, dito isasaksak ang car wash. Ito po ang puputulin mga kapatid. Papunta sa ating relay. Nakakunik sa 4 at saka sa 6. Pwede niyang magkabaliktad mga kapatid. Wala po yung polarity mga kapatid. Dahil pariha lang po sila, kaya lang nakaputol ito. Pag walang supply ang ating relay, hindi po yan magkukunikta. Pag magkaroon ng supply ang ating relay, saka pa yan magkukunikta. At ang isang mahalaga dito mga kapatid, itong dalawa mga kapatid. Madali lang yan tandaan mga kapatid. Itong may itim na may butas mga kapatid, ito po ang kanyang screw mga kapatid. Yan, kita niyo yung may screw. Yan po yan mga kapatid ha. Tandaan niyo po yan mga kapatid. 4 at saka 6. 4 at saka 6, siya ang nagsisilbing switch. At ang baba na walang numero, siya ang susuplayan natin ng 12 volts. Ito ang gagawin natin mga kapatid. Ipapakita ko sa inyo. For example, ito ang ating supply na 12 volts. Pupunta sa ating timer ang isa, at ang isa papunta sa ating relay. Mayroon na silang isang 12 volts. At ang pinaka-common, at yan po ang ating puputulin, 12 volts, puputulin, ang isa papunta sa ating timer. Supply ng ating timer, ito. Itong guhit na ito, itong supply ng ating timer. At ang isa ay para sa relay. Sa relay ng ating Allen timer na kanyang kukontrolin papunta dito sa ating relay na malaki. Papunta sa ating relay na 8 pins. Yan po ang prinsipyo mga kapatid. Papakita ko po sa inyo ang actual sample mga kapatid. Basta't lagi nyo tandaan na pinaka-importante dito mga kapatid, yung pin 4 at saka pin 6. Doon po nyo ikukunikta gaya nito mga kapatid. 4 at saka 6 yan mga kapatid ha. Tandaan nyo. Ibibigay ko na po sa inyo ang sample mga kapatid. Alam ko po, napakalaking tulong nito pag nakuha niyo ang prinsipyo ng wiring na ito mga kapatid. Sana po, maitawid ko po sa inyo ang counting idea na aking nalaman. Ito na po, wawiringan na po natin mga kapatid. Ito mga kapatid, ang pinakita ko, ipapakita ko sample sa inyo. Kunti lang, di po mahaba ang wire kasi sample lang ito mga kapatid. Puputulin natin ang isa mga kapatid, ang isang linyang ito. Puputulin natin sa gitna for demonstration purpose. Yan. Yan. Tapos i-connect natin ang isa dito.
to 20 volts po ang ang dadaan dito, mga kapatid ha. Mag-ingat po kayo. Patayin niyo ang breaker kung nakasaksak. Huwag niyo po hayaang nakasaksak muna. Dapat wala po muna supply. Lagyan muna natin ng tape, mga kapatid. Kasi to 20 na po ito. Dito basta-basta ang nahahawakan. Lalo na pag nakaapak o nakadikit kayo sa ground. Tsugi talaga kayo nito. Yan na po, mga kapatid. Ganyan na po ang kanyang forma. Pinotol lang ng ating relay. Ang relay ang nagiging switch natin, mga kapatid. At ang nagbibigay buhay naman sa relay ang ating timer. Ito po, mga kapatid. Ito ang ating pinaka-supply, mga kapatid. Ang ating power supply na 12 volts. Power adapter. Ito po ang ginamit ko, kapatid, kasi hindi masyadong magulo. Pero marami namang pwedeng pagkukunan ng 12 volts. Na i-vlog ko na po yun, mga kapatid. Panoorin nyo na sa iba kong video, mga kapatid. Ito na po yun, mga kapatid, yung ipinakita kong drawing sa inyo kanina. Ang dalawang sa baba, sinuplayan natin ng 12 volts galing sa ating supply. Ito ang isang supply papunta dito. At nagkonekta naman ang isang wire patungo sa ating timer para magkumuha ng 12 volts. Ang isang linya ng ating supply ito, kumuha ng supply ang ating alarm timer. At ang isa, hindi muna dumiritso sa ating relay. Dumaan muna sa relay ng ating alarm timer dito. Dumaan muna siya dito para kanyang kontrolin. Pagkahulog natin ng piso, saka pa mabuhay ito at ito. Yan. Kasi, pwede naman tayong gumamit dito, mga kapatid. Ito lang gagamitin natin. Hindi na tayo gagamit nito. Kung ang gagamitin natin, kung monitor lang ng piso nit. Kasi ang monitor, mababa lang po ang kanyang konsumo. Pero pagdating naman sa makina po ng car wash o washing machine, malaki na po ang kailangang dadaan na boltahe doon, mga kapatid. Kaya pag ginamit ninyo nito, siguro gagana ng mga ilang araw o ilang oras lang, mga kapatid. Pagkaraan ng ilang oras, mga kapatid, ito mag-spark po ito at saka masusunog po ang dito banda, mga kapatid. Wala na po. Nakaranas na po ako niyan, mga kapatid. Kaya ito ang nakita ko, ito ang naisip ko. Maglagay ako ng 8 pins na relay para go na go ang buhay. Yan, mga kapatid, tipan lang natin ito, mga kapatid. Papakita ko sa inyo ang sample. Kumuha tayo ng 20 na supply. Yan, lagay natin to dito. Ito na lang. Usog natin ng konti. Yan. Tingnan nyo ang mangyari, mga kapatid, ha? Isaksak natin ito. Yan. Pagkasaksak natin yan, ang isang linya lang ito ang may buhay. Ang isa dito, wala pa po. Para mayroon tayong sample, ano gagamitin natin? Ito na lang. Ito na lang ang gagamitin nating sample. Saksak natin yan, mga kapatid. Tapos bubuhayin natin sa 12 volts. Yan. Iilaw po yan, mga kapatid, pag mayroon na pong supply ang ating outlet na ito. Imagine niyo lang na ito ang makina ng ating car wash or washing machine na nakasaksak dito sa outlet na ito. Tapos pakita ko sa inyo, mga kapatid. Pero pag naglagay na kayo sa box, mga kapatid, ito, mga kapatid, lagyan nyo ng stick glue, mga kapatid, para kumapit, mga kapatid. Isasaksak na natin ang ating pinaka-power, ang ating power supply na nagbibigay 12 volts. Lipat natin lang para klaro. Yan. Umilaw po siya ng saglit, mga kapatid. Ganyan po talaga ang prinsipyo. Basta pag mayroong saksak ng ating supply, pag
biglang may kurinting dadaan dito kapatid, pero mawawala rin yan mga kapatid. Sampulan natin ang piso mga kapatid. Uy, dumikit na mga kapatid. Reset natin mga kapatid, reset. Nakadikit na pala, sorry mga kapatid, nakadikit. Reset natin. Yan. Mamamatay yan. Mawawala yan. Tandaan nyo mga kapatid, ipagpalagay nyo yan ang pinaka makina ng inyong car wash. Pwede na yung dagdagan dito ng isang switch mga kapatid, yung normal na switch mga kapatid, gaya nito mga kapatid. Pwede kayong magdagdag dito ng isang mga kapatid for emergency off ng ating inyong mga car wash mga kapatid. For example, naghulog siya ng 5, tapos biglang naputol yung wire. Diba, biglang naputol yung hose, ang tubig continue ng kanyang pag-agas mga kapatid. Pwede nyo lagyan ng switch dito, ipapilit nyo sa box para po for emergency off mga kapatid. Ito na mga kapatid, bibigyan natin ng sample mga kapatid ha. Yan, naka-ready na, yan, parang naghihintay na ng customer. Ipagpalagay natin, naghihintay na ng customer ng car wash. Ito ang wire ng ating car wash, ito. Buta natin, yan ang hose ng car wash. Naghulog na ng 5 si customer. Buta natin yung 5. 1 minute lang yung 5 dahil mahal ang tubig. Yan. Yan. Meron na siyang ilaw. Nabuhay na po siya mga kapatid. Sana mga kapatid, natulungan ko kayo at nabigyan ko kayo ng idea. Ito lang po ang naging solusyon sa lahat ng aking problema mga kapatid. Ilang beses na kasi ako nasunugan ito mga kapatid. Pinagtawanan pa nga ako. Biruin mo na nga mga kapatid. Tingnan nyo ha. Kung hindi kayo gagamit ng relay na ito mga kapatid, ang wire na ito mga kapatid, imagine nyo, itong number 60 na wire mga kapatid, idudugtong nyo dito sa maliit na wire. Idudugtong nyo dito. Parang ganyan ang mangyari mga kapatid. Ang napakaliit na wire na ito, idudugtong nyo dito para dahil daluyan ng 220 volts, parang nakakatawa nga naman. Okay lang kung monitor ang iyong ilalagay dito, kung monitor lang ang ilagay dito, okay lang. Pero pag makina na po ng car wash mga kapatid, biruin nyo, kaya kayang dumaan dito. Ito lang kaliit, ganito kaliit na wire. Kaya nasunugan po talaga ako mga kapatid, itong mga wire nito at saka itong relay, sunog po talaga mga kapatid. Kaya nag-isip ako ng paraan at nagtanong-tanong ako kung ano ang prinsipyo ng relay. Nang malaman ko na yun pala ang prinsipyo ng relay, naghanap ako ng malaki-laking relay na kayang mag-hold ng 220 volts at malalaking boltahe. Ito ang nakita ko mga kapatid. Mura lang ito mga kapatid. Nasa 80 pesos lang ito. Mabibili nyo sa mga electronics parts. 8 pins po mga kapatid na kanyang supply ay 12 volts. Tandaan nyo po mga kapatid. Ito po ang kanyang drawing mga kapatid. Ang pinaka-importante dyan mga kapatid, itong 4 at saka 6. Yan pong dalawa yun mga kapatid. Ito, hindi ko na inisip kung anong gamit nito mga kapatid. Basta ang inalam ko ang kanyang pinaka-importante, itong 4 at saka 6 mga kapatid. At ang kanyang dalawang supply, no polarity. Pwede yan magkabaliktad mga kapatid. Basta tuwag lang ang 220 volts ang malagay nyo dito mga kapatid. Yan po mga kapatid, sana po naitawid ko ang kaunting kalaman ito at sana magamit nyo mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Sa ulitin mga kapatid, sa mga bago dyan, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa bagong video na aking upload. Salamat po mga kapatid.